idol nyo na si Francis Leo Marcos. Aba, mukhang nagtatago na. Pinaghahanap ngayon ng pinag-uutangan niya na umabot ng mahigit 2 milyong piso sa isang tao lamang yan. Sino kaya yan? Pero, eto sa video po natin, ipasilip ko po sa inyo kung saan talaga si Francis Leo Marcos ngayon. Kasi itong nakaraan ay marami po siyang nauto, lalo na yung mga followers niya, na ang sabi ay going to Japan daw siya. Ito yung sabi niya. Kapunta lang ako ng Japan. Oh, yan yung sabi niya, going to Japan, pero nabooking po dyan yung ticket niya na papuntang Davao. Ang tanong dito, saan sa Davao? Ang tanong dito, ano kayang sadya niya dyan sa Davao at bakit kailangan niya magsinungaling sa mga supporters niya? Sa mga supporters po dyan. At syempre doon sa pinag-uutangan po ni Francis Leo Marcos na hinahanap siya ngayon, ito panoorin niyo po. Pero may mga nagtatanong nakaraan, sinisiraan nyo lang daw. Ay, sinisiraan lang daw natin si Francis Leo Marcos. Correction, magkaiba ang paninira sa katotohanan. Yung sinasabi nating utang, eto, silipin nyo. Sa isang tao pa lang yan ha. Sa isang tao pa lang yan. Umabot po ng milyon. Iba pa po dun sa ibang mga OFW na nanahimik dahil ay kanyang minumura. Kalayan nyo ha, kahit ito, kahit yan, kahit yung inutangan niya na yan, ay minumura. Tapos parang walang utang na loob. Hindi na ka makakabayad, wala pang utang na loob. Okay, ito ngayon. Sa tingin nyo, ay nasa Japan ba talaga si Francis Leo Marcos? Doon sa mga utu-utong mga followers, yun yung nasa isip nila. Yun yung paniwala nila. Kahit nakikita naman, dyan sa live mismo ni idol nila, na si Boy Sundrox, yung ticket ay papuntang Davao. May mga nagtatanong din, saan sa Davao? Kung napanood nyo po yung live natin nakaraan kahapon, may nabanggit po akong address na gusto ko pong puntahan. Gusto ko pong puntahan yan. Pero ito, ipasili po natin sa mga nagtatanong, nasaan nga ba talaga si Francis Leo Marcos? May naming nangungulit na sa akin dahil may binanggit tayong address nung live natin. Kinukulit po tayo. At baka alam ko po kung saan. Ulitin ko, hindi ko po alam kung saan. Yung binanggit ko pong address sa live, ay yan po yung lugar na gusto kong puntahan sa Davao City. Pero dahil makulit kayo, eto, may pasilip ako sa inyo. Kitam? Magaling pala? Talented pala yung dalawa na yan? Yung dalawa na yan, ayan yung hinahanap ngayon? Ha? Talented pala, magaling pala kumanta. Sa mga taga Davao, alam ko po ay kilala nyo po or alam nyo po, alam ko po na alam nyo kung saan ang lugar na yan. Alam ko na pag nakita nyo po yung video na yan at tiningnan nyo po yung background, alam ko na alam nyo rin saan yan. Kaya ako sa'yo, Francis Leo Marcos, kung saan ka man ngayon, huwag kang masyadong magtiwala sa mga tao dyan sa paligid ha. Mag-ingat ka kasi maraming nag-idol sa'yo. Ako idol na idol kita kasi ang gwapo mo. Diba? Ang galing mo ngang ano eh. Ang galing mo ngang manlait kay Diwata kahit sa akin, diba? Ibig sabihin, napakagapo mo. Tsaka napakayaman mo. Diba? Pati nga pagiging mayabang, nagiging mayaman ka na dun. Kaya idol ko po yan, ha? Huwag nyo pong ano yan, kung ano man yung sama ng loob nyo po, kung saan yung masalubong dyan sa Japan, itong si Francis Leo Marcos, baka makita nyo dyan sa Japan sana, oh, na kumakanta, ay kung ano man yung naisip nyo, wag. Kasi po, isa po ako na magagalit din sa inyo. Dahil ulitin ko, idol ko po yan. Gwapo yan. Mayaman yan. Mayaman sa utang. Sana may nakuha po kayo dito sa video ko po. Sa mga nabitin, hanggang yan lang po ang pwede nating maibigay na info kasi ingat din po tayo. Ingat din po yung nagsend sa akin ng information dyan. Pero doon sa mga pinag-uutangan po, huwag po kayong matakot na ibigay yung info or yung kung may hawak niyo po yung mga dokumento na nagpapatunay na isa din po kayo sa nabudol.
Kaya yumaman yan, yung idol nyo, eh, huwag kayong manahimik na lang. Diba? Eh, sabay-sabay na po naglabasan yan. Yung pinakita po natin, sa isang tao lang yan, umabot po ng milyones. At mas marami pa. At pwede kayong maging updated po sa mga kasamahan po nating vlogger na binubuking po yan si Francis Leo Marcos. Ayan sila na Sukir, sila ka Aruba, dati niyang sekretary na si Yamatan. Naglalive din po yan sa YouTube. At sa Facebook naman si Fujinius. At mas marami pang iba po. Kaya maging updated po kayo sa social media. Baka kasi isa sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo ay nabudol na. Kaya ingat, pag nakasalubong nyo, iwas. Kasi baka tamaan kayo ng kanyang anting-anting. Matagal-tagal nang hindi naliligo yan. Kaya malamang gagana yung anting-anting niya. Kaya ingat.